Binabati ko kayo sa pangalan ng ating Panginoon. Ang mensaheng nais kong ibahagi sa inyo ay may titulong Iyong mga lumalakad sa liwanag. Ito ay nakasulat sa unang Juan 1:6-9. Kung sinasabi nating tayo'y kaisa niya, ngunit namumuhay naman sa kadiliman, nagsisinungaling tayo at hindi namumuhay sa katotohanan. Ngunit kung namumuhay tayo sa liwanag, kung paanong siya'y nasa liwanag, tayo'y nagkakaisa at nililinis ng dugo ni Jesus na kanyang anak sa lahat ng ating kasalanan. Kung sinasabi nating tayo'y walang kasalanan, dinadaya natin ng ating sarili at wala sa atin ang katotohanan. Kung ipinapahayag natin ang ating mga kasalanan, maaasahan natin ipatatawad sa atin ng Diyos ang mga ito at lilinisin tayo sa lahat ng ating kasamaan sapagkat siya'y matuwid. Simulan natin sa unang Juan 1:6. Kung sinasabi nating tayo'y kaisa niya, ngunit namumuhay naman sa kadiliman, nagsisinungaling tayo at hindi namumuhay sa katotohanan. Sa mga nakarinig ng banal na ebanghelyo at sa mga tumanggap sa ating Panginoon na magkakaroon ng pakikiisa sa Kanya. Subalit kahit na tayo'y nakapakinig ng banal na ebanghelyo at sinasabi natin na tayo'y naniniwala sa Kanya, ang katotohanan ay hindi lahat ay nagagawang makipag-isa sa Kanya. Kaya hindi pwedeng sabihin lamang natin na kilala natin ang Diyos. Ang Diyos ay alam ang lahat ng bagay, maging ang bawat isa sa atin. Ngayon, papaano naman natin makikilala ang Diyos at ano naman ang ating gagawin upang tayo makilala din ng Diyos? Ang sagot ay matatagpuan natin sa verse 6 na kanina nating binasa. Kaya kung sasabihin natin na tayo nagkakaroon ng pakikiisa sa Diyos, ngunit tumalakad naman sa kadiliman, tayo nagsisinungaling sa ibang salita. Magkakaroon lamang tayo ng pakikiisa kung tayo'y lalakad sa liwanag. Ang liwanag ay kabaligtaran ng kadiliman. Tandaan, kapag ang liwanag ay dumating, ang kadiliman ay aalis. Kung tayo ay nakikiisa sa Diyos na siyang liwanag, kinakailangan natin na lumayo sa kadiliman at ang kadiliman ay lalayo din sa atin. Sa mga lumalakad sa kadiliman ay kaisa sila ng kaaway na Diablo at Satanas. Gayun din naman, ang mga nagsisilakad sa kadiliman, ngunit sinasabi na sila ay nakikipag-isa sa Diyos na siyang liwanag, ibig sabihin sila ay mga sinungaling. Ngayon, ano nga ba ang ibig sabihin ng paglakad sa liwanag o manahan sa liwanag? Ito ay ang pagsunod sa salita ng Diyos na siyang liwanag. Kung pinapanatili natin ang pagsasanay sa salita ng Diyos, ang kadiliman ay lulubay sa atin at tayo'y magliliwanag sa sanlibutan. Efeso 5:8-9. Dati, nasa kadiliman kayo, ngunit ngayon nasa liwanag sapagkat kayo'y sa Panginoon. Mamuhay kayo gaya ng nararapat sa mga taong naliwanagan, sapagkat ang ibinubunga ng pamumuhay sa liwanag ay pawang mabuti, matuwid at totoo. Hindi lamang ang kabutihan at katwiran maging katotohanan na nasa verse na ito, ngunit maging ang siyam na bunga ng banal na espiritu at ang bunga ng espiritual na pag-ibig na maaari ding tawagin bilang bunga ng liwanag. Pagkatapos, tayo o sila ay magbubunga ayon sa dami ng kanilang pamuhay sa liwanag. Ayon sa dami ng pamuhay natin sa liwanag, ay siya ring dami ng pagpasok ng liwanag sa puso natin. Maari na marinig natin ang banal na espiritu ng malinaw at makakaya nating makipagkomunikasyon sa Diyos. Maliwanag din nating mauunawaan ang puso at layunin ng ating Diyos Ama sa pamamagitan ng salita ng Diyos at panalangin. Kung ikaw ay hihingi sa iyong pananalangin, ang Diyos ay papakinggan ka at tutugunin ka sa iyong mga panalangin. Papangunahan ka ng Diyos tungo sa masaganang buhay sa pamamagitan ng paggabay sa iyo ng Banal Espiritu sa bawat araw ng iyong pamumuhay. Maaari ka din magkaroon ng komunikasyon sa Diyos sa pamagitan din ng gawa ng Banal Espiritu at pangungunahan ka nito sa mapagpalang buhay kung ikaw lamang ay mananahan sa liwanag at kung magkakaroon ka ng pakikiisa sa Diyos sa kabilang banda, ang pananahan naman sa kadiliman ay pamumuhay sa kasalanan o pagsuway sa salita ng Diyos. Ito ay ang mga pagkasakim, pagkaingit, pagkagalit at pagpatay, pangalunya, pagkapuot, pakikipag-away, walang taros na paglalasing, pagbibintang at paghamak sa iba.
pagiging mayabang, pagkahambog sa lahat ng mga bagay ay matatawag bilang pakikisa sa kadiliman. Hindi lamang sa pamamagitan ng pagsasagawa o aksyon, kundi maging sa kasalanan sa loob ng ating mga puso. Ang mga bagay na ito ay matatawag na makalaman at pamumuhay sa kadiliman. Siyempre, ang paniniwala lamang sa Diyos at pagtanggap sa atin Panginoon ay hindi ito makakapag-alis lamang sa lahat ng uri ng kadiliman mula sa simula. Kundi, nararapat na mga anak ng Diyos ay kinakailangan labanan natin ang mga gawa ng kadiliman. Kung gagawin din natin ang ating buong mga kaya sa kahuli-ulihan, tayo magiging dalisay at magiging anak ng liwanag na may imahe ng Diyos. Mateo 7:21 hanggang 23. Hindi lahat ang tumatawag sa akin, Panginoon, Panginoon, ay papasok sa kaharian ng langit, kundi yaon lamang sumusunod sa kalooban ng aking amang nasa langit. Pagdating ng huling araw, marami ang magsasabi sa akin, Panginoon, nangaral po kami at nagpalayas sa mga demonyo at gumawa ng mga kababalaghan sa inyong pangalan. Kahit tayo tumatawag ng Panginoon, ngunit ayon sa verse Matthew 7:23, sasabihin tayo ng ating Panginoon, kailan may hindi ko kayo nakilala. Lumayo kayo sa akin, mga mapagpagawa ng masama. Kung ang isang tao ay naglalakad sa kadiliman at kanyang sasabihin na may pakikisa siya sa Diyos, ibig sabihin, ang taong ito ay nagsisinungaling. Ang salitang sinungaling ay matatagpuan natin sa maraming lugar sa libro ng Unang Juan. Halimbawa, Unang Juan 2:4 ang nagsasabing, nakikilala ko siya, ngunit sumusuway naman sa kanyang mga utos ay sinungaling at wala sa kanya ang katotohanan. Itong verse na ito ay kapareho din ng ibig sabihin sa ibinasa natin kanina. Sunod ang 1 John 2:22, sino nga ang sinungaling? Hindi ba ang tumatangging si Jesus ang Kristo? Ito nga ang Antikristo, ang ayaw kumilala sa Ama at sa Anak. At sa Unang Juan 4:20, nagsasabing, iniibig ko ang Diyos at napupot naman sa kanyang kapatid ay sinungaling. Kung yaong kapatid na kanyang nakikita ay hindi niya maibig, paano niya maiibig ang Diyos na hindi nakikita? Kung aalalahanin mo ang mga katala tungkol sa kasinungalingan na makikita sa libro ng Unang Juan, maaari mong maunawaan ang puso ng libro. Sa mga naunang simbahan, may ilan na dinadaya nila ang mga tao sa pamamagitan ng katuroang gaya ng kay Nicolaita. Hindi nila kinikilala si Jesus bilang anak ng Diyos na bumaba dito sa sanibutan at nagkatawang tao. Sila din ang pasimuno ng hindi paniniwala sa katotohanang maliligtas ang tao sa pamamagitan ng kanyang pagpapakapako ni Jesus sa krus at muli niyang pagkabuhay. At sinasabi nila na ang pagkilala sa Diyos ay kamangmangan sa kanilang buhay. Inaangkin din nila na ang espiritu at katawan ay magkahiwalay. Kaya kahit gumawa ka ng kasalanan sa katawan, maliligtas pa din ang iyong espiritu. Ito ay pinabubulaanan ni Juan, ang apostol, na pinagdidiinan niya na si Jesus ay anak ng Diyos na siyang bumaba dito sa sanibutan at nagkatawang tao. At dito ay paulit-ulit niyang tinuturo na ang maniniwala dito ay magkakaroon ng tunay na pananampalataya at maliligtas kapag sila ay lalakad sa liwanag na siyang katotohanan. Revelation 22 verse 15. Subalit may iwan sa labas ng lungsod ang mga buhong, mga mangkukulam, mga mapakiapid, mga mamatay tao, mga sumasamba sa Diyos-Diyosan at mga sinungaling sa salita at sa gawa. At sinasabi din sa atin na ang pakikisa sa Diyos ay paglakad lamang sa liwanag. Ang iba pang dahilan kung bakit kinakailangan nating lumakad sa liwanag ay dahil ang mga lumalakad ay mapapatawad ang lahat ng kanilang mga kasalanan. Ayon sa Unang Juan 1:7, ngunit kung namumuhay tayo sa liwanag, kung paanong siya'y nasa liwanag, tayo nagkakaisa at nililinis ang dugo ni Jesus na kanyang anak sa lahat ng ating kasalanan. Sapagkat ang walang kasalanan si Jesus ay nagbubuo ng kanyang mahalagang dugo. Dahil dito, ang mga makasalanan ay napatawad sa kani-kanilang mga kasalanan at nakatanggap ng kaligtasan sa pamamagitan ng dugo ni Jesus at tayo'y makakapamuhay sa buhay ni walang hanggan.
John 6:53. Kaya't sinabi ni Jesus, "Tandaan ninyo, malibang kanin ninyo ang laman ng anak ng tao at inumin ang kanyang dugo, hindi kayo magkakaroon ng buhay." Sinabi ni Jesus na magkakaroon tayo ng buhay na walang hanggan kung kinakain natin ang kanyang laman at iinumin ang kanyang dugo. Sa pananaw na pangpisikal, magpapatuloy lang ang buhay ng tao sa pamamagitan ng pagkain upang lumusog. Kapag ikaw ay kumain ng pagkain, syempre, kinakailangan mo din na uminom. Sa ganitong pangyayari, ang mga pagkain ay madaling matutunaw sa ating sikmura upang mabilis din natin itong maidumi. Para mapanatili ng tao ang kanyang buhay espiritual, kinakailangan niya na kumain ng espiritual na pagkain at uminom ng espiritual na inumin. Ito ay kumakatawan sa laman at dugo ng anak ng tao. Ang kainin ng anak ng tao ay ang matutunan ang salita ng Diyos. At ang pag-inom naman ng dugo ng anak ng tao ay ang pagsasanay sa salita ng Diyos ng may pananampalataya. Hindi lamang natin ito ilalagay sa ating mga utak, kundi dapat isagawa natin ang mga ito. Kinakailangan natin gawin ang nakasulat sa Biblia ng paulit-ulit. Kailangan natin na itago kung anong sinasabi ng Bibliyang itago at alisin kung anong pinapaalis sa atin. Kinakailangan nating sumunod at isagawa ang salita sa Biblia. Ang malikas na kasalanan ay itapon gaya ng tae. Sa pamagitan nito, ang kadiliman ay aalis sa ating mga puso at ang bunga ng liwanag ay papasok sa atin. Ngunit ang mahalaga dito ay ang tunay na pananampalataya ay sinasamahan ng gawa. Santiago 2:14. Mga kapatid, anong mapala ng isang tao kung sabihin man niyang siya ay may pananampalataya, ngunit hindi naman niya pinatutunayan sa gawa? May diligtas ba siya ng gayong pananampalataya? Roma 2:13. Sapagkat hindi ang mga nakikinig sa kautusan, kundi ang tumatalima arito ang pawawalang sala. Sa ibang salita, kapag inialis natin ang kadiliman at nagsimulang lumakad sa liwanag na siyang katotohanan, ang ating pananampalataya ay magiging tunay na pananampalataya na siyang pwedeng magdala sa atin sa kaligtasan sa pamagitan ng dugo ni Kristo. Kahit na tinanggap natin ang ating Panginoon at ang Banal Espiritu, malalayo pa din tayo sa kaligtasan kung hindi tayo mamumuhay sa liwanag. 1 Thessalonica 5:19. Huwag ninyong patayin ang ningas ng Espiritu. 1 Juan 1:8-9. Kung sinasabi nating tayo walang kasalanan, dinadaya natin ang ating mga sarili at ang katotohanan ay wala sa atin. Kung ipinapahayag natin ang ating mga kasalanan, siya ay tapat at banal na magpapatawad sa ating mga kasalanan at tayo'y lilinisin sa lahat ng kalikuan. Liban kay Jesus na ipinaglihi sa pamagitan ng Banal Espiritu, ang lahat ng tao ay lahi ni Adan at ang lahat ay nagmana ng orihinal na kasalanan ni Adan. Kahit na mga tao ay nagsasabi na sila ay namumuhay sa matuwid na pamumuhay, ngunit mga batid nila na sila pala ay namumuhay sa di mabilang na kasalanan kung titingin sila sa Biblia. Sa ganitong dahilan, para masolusyunan ang kasalanan ng sangkatauhan, kinakailangan na ipadala ng Diyos ang kanyang bugtong na anak na si Jesucristo sa sanlibutan. Papatawarin ng Diyos ang sinumang sumampalataya sa kapangyarihan ng mahalagang dugo ni Jesucristo. Para sa ating lahat na nakatanggap ng kapatawaran sa ating mga kasalanan, sa pamagitan ng kapangyarihan ng dugo ng ating Panginoong Jesucristo, una sa lahat, kinakailangan nating aminin na tayo'y makasalanan. Kapag inamin natin ang ating mga kasalanan sa harapan ng ating Diyos Ama sa ating pananalangin, ang ating Diyos Ama ay ibibigay sa atin ang Banal Espiritu sa ating puso. Pagkatapos, ang inspirasyon ng Banal Espiritu ay tutulungan tayong maalala kung gaano kasinumuot ang ating mga kasalanan. Maari nating mabatid ang ating mga kasalanan. Aminin natin, mapagsisihan natin, sa pamagitan ng mga iyon, makikita natin ang ating mga kasalanan at sa pamagitan din ng salita ng Diyos na siyang liwanag. Bilang pagbubuod, mga minamahal na kapatid kay Kristo at sa lahat ng tagapakinig sa channel na ito, ayon sa Mateo 5:14, kayo'y ilaw sa sanlibutan, hindi may tatago ang isang lunsod na nakatayo sa ibabaw ng burol. Sa Mateo 5:16, gayon din naman,
Dapat ninyong paliwanagin ang inyong ilaw sa harapan ng mga tao upang makita nila ang inyong mabubuting gawa at luwalhatiin ang inyong amang nasa langit. Sa langit, doon ay wala ng anumang kadiliman. Doon ay puno lamang ng liwanag. Ngunit sa mundong ito na kung saan tayo ay nililinang, mayroong kadiliman at mayroong liwanag. Ang mga anak ng Diyos ay dapat namumuhay ng malinaw sa liwanag at ganapin ang buong katungkulan ng tao. Sa ganitong paraan tayo, dapat maging liwanag sa mundo na puno ng kadiliman. Habang ikaw ay namumuhay sa mas maliwanag na ilaw, mas magkakaroon ka ng mas malalim na pakikisama sa Diyos. Maaaring makipag-usap ka sa Diyos ng mas malalim at maunawaan mo ang puso ng Diyos at kanyang kalooban ng mas malinaw. Ikaw ay pagpapalain sa pisikal at espiritual at dooy may katunayan na ang Diyos ay suma sa iyo at magpapatotoo sa iyo. Naniniwala ako na mararanasan mo ang pakikisama sa Diyos at ikaw ay magiging mapalad sa lahat ng bagay. Kahit na maaring matamo mo ang lubos na kasiyahan at kagalakan sa pisikal, hindi mo ito maihahambing sa espiritual na kagalakan na maaari mong tamasahin ng may pakikisama sa Diyos. Kapag itinanggi mo ang iyong sarili, itinapon mo ang iyong dating pagkatao, ang kagalakan at kaligayahan na magmumula sa itaas ay hindi may papaliwanag. Bukod dito, sa pamagitan ng patnubay ng banal na espiritu, ikaw ay mapapatnubayan sa kasaganaan, sa bawat sandali at gano'ng itong napakasaya. Ikaw ay mapupuno ng pasasalamat at mga patotoo. At ikaw ay maaring makapagbigay ng kaluwalhatian sa Diyos saan ka man magpunta. Ikaw ay mananagana sa lugar na iyong pinagtatrabahuhan at ang iyong pamilya ay mas madali mong mababahagihan ng ebanghelyo. Kung mayroon kang maliwanag na ilaw, maaari mo ring may alis ang kadiliman mula sa mga may kadiliman. Halimbawa, maaari mong malutas ang mga problema ng ibang tao na mayroon sila sa pamagitan ng iyong espiritual na pagpapayo, kaya't sila'y makadarama ng sobrang kasiyahan. Gayun din, maaari mong mapalayas ang mga makalamang pag-iisip at negatibong damdamin mula sa ibang tao upang mahikayat mo silang gumanap ng may katotohanan. Lalo na kung ikaw ay pastor o pinuno, kailangan mo ng labis na pananabik sa ganitong uri ng otoridad. Sa gayon, dinadalangin ko na kayo'y makahalintulad ng Diyos o makawangis natin ang Diyos na siyang liwanag at magsumikap tayo na mamuhay sa liwanag ng ganap. Sa pangalan ng ating Panginoon, maraming salamat po.